Gol Express. Hello mga kachan! Welcome back again to my channel. This is Christian Valdez. And for today's content, magluluto na naman po tayo. Ang lulutuhan natin for today mga kachan ay Bicol Express. Dahil ni-request ito ng aking love na lutuin dahil ito ay favorite niya. So lulutuin natin ang Bicol Express. Wow! Kung bago ka pa lang sa aking channel, all you have to do is just press the subscribe button. You can also press the notification bell button para maging updated ka sa mga latest videos na aking mga i-upload. Kung magustuhan mo ang video nito, you can also like and share this to your friends. And you can also send a message to the comment sections down below if meron kang mga gustong mga pagkain or mga ulam na gustong ipaluto sa akin. Wow! Mga kachan, ipapakita ko sa inyo kung ano mga ingredients ng ating Bicol Express. Ang ating pork belly. So, ang ginawa natin dito, mga kachan, ay finaride na natin ng half cook. So, this is gonna be the video. Ina-cook muna natin mga kachan ang ating pork para naman matanggal yung mga excess na mantika sa kanya para mamaya hindi mag-over yung mantika pag niluluto na natin ang Bicol Express. So after nito, meron din po tayo of course, meron tayong garlic. Ang garlic natin, mga 6 pieces or yung 6 cloves ng garlic. We also have 2 pieces of onion. Meron tayong silim pula, silim green, and then mamaya meron din tayong pang pinali nating sili pag malapit na maluto. Meron din tayong alamang, and syempre meron tayong pangalawang gata, at ang unang gata. Pepper, and yung ating mantika at kawali. Okay. So mga kachan, ito yung mga ingredients natin. Na so, mag-i-start na po tayo magluto. Welcome back mga kachan! So magluluto na po tayo. So ang una natin gagawin mga kachan ay lalagyan natin ng mantika. Pero by this time, ang gagawin natin yung pinaglutuan natin kanina ng baboy, yun din ang gagamitin natin pangluto para hindi din sayang sa mantika. Mga kachan, habang iniinit natin ang ating mantika, kung bago ko pa lang sa aking channel, all you have to do is just press the subscribe button. You can also turn on the notification bell button para maging updated ka sa mga videos na aking i-upload. So, let's get it on. Okay mga kachan, so unahin po muna natin ang ating onions. Okay mga kachan, so kung feeling mo ay luto na ang ating sibuyas, pwede natin isunod ang garlic. Okay mga kachan, habang niluluto natin ang ating bawang, isusunod na natin ang siling green at ang siling pula para naman manuot ang kanyang anghang sa ating pork later on. Wow! So mga kachan, pwede na natin ilagay ang siling. Saka natin ilalagay ang siling pula. Okay, after natin isote mga kachan ang sili, bawang at sibuyas, saka natin ilalagay ang ating half-cook na pork. Okay mga kachan, so ihahalo natin ang pork dito. Again, ng at least half ng paminta. So, alam niyo naman tayo, tansya-tansya lang ito eh. Wow! Tansya lang. Okay.
So, anong haluin natin sa mga kachan para manuot ang sili sa pork? Ooh, sarap! Wow! Sarap yung mga kachan, no? Alright mga kachan, so after natin isuti ang ating pork sa ating ginisang sibuyas, sili at bawang, maglalagay na tayo ng alamang. So pwede tayong maglagay at least isang kutsara. Okay? Pero mas gusto ko maging madami ng konti. Okay? So mga kachan, halu-haluin natin para manipit yung alamang sa ang mga kachan, after natin ilagay ang shrimp paste or ang halaman, ilalagay natin ang pangalawang gata. So halu-haluin lang natin para lumubog yung ating pork. Kaya natin takluban ng at least 5 to 7 minutes. Okay mga kachan, makakita nyo naman, kailangan nating patuyuin ang sabaw ng pangalawang gata. So kung feeling mo medyo madami pang sabaw, balikan natin at least 5 to 7 minutes. Okay mga kachan, so balikan natin ang ating Bicol Express. Alright. So, kita nyo naman mga kachan, no? Lumalapot na siya, mga kachan. So, ibig sabihin, pag lumalapot na siya, nanunood na yung pangalawang gata sa ating Bicol Express. So, by this time, mga kachan, ilalagay na natin ang ating huling green na sili tsaka pulang sili. Okay? Okay, mga kachan. So, pwede rin natin dagdagan ng alamang. So ito ay luto na. Dagdagan lang natin para mas lumasa pa, no? This is 1.5. Alright? Okay mga kachan. Alright. So mga kachan, dahil malapit na tayong matapos dito sa ating nilulutong Bicol Express, ilalagay na natin ang ating last na gata. Ito ang tinatawag na unang gata. So mga kachan, ang gagawin natin ay tatakluban natin ng at least 5 to 7 minutes. Okay mga kachan, sa balikan natin ang ating Bicol Express. So base sa aking pagkakatikim, tapa natin lagyan ng konting alamang para mas lumasa. So lagyan pa natin ito. Okay, so halu-haluin pa natin. So after 5 to 7 minutes, luto na ang ating Bicol Express. Ooh, sarap! Bicol Express. Ooh. So mga kachan, titikman na natin ang ating lutong Bicol Express. Excited na ako. Ang sarap niya. Tamang-tama yung luto nung liempo, nung pork natin. Yung anghang niya, super pantay lang. And nasabi ko na 100% approved. Maraming salamat po mga kachan sa nanood ng aking video. So sa mga nakagusto ng luto ko ng Bicol Express, you can like and share my video. And kung bago ko pa lang sa aking channel, you can press the subscribe button and turn on the notification bell button para maging updated ka sa mga latest videos na aking i-upload. And kung mayroon ka mga gustong pagkain na gustong ipaluto, you can also send a message to the sections down below. Once again, this is Christian Valdez. Thank you so much for watching.